Hey guys, once again, my name is Jen Alumno, and right now, first time kong gagawa ng kimchi. So, samahan niyo po ako dahil ako ay merong gagawin kakaiba ngayong araw na to. So, dahil ako ay nakapag-ferment na ng aking cabbage, ay ng aking bagyo pechay, inimix ko na siya sa mga other ingredients. So, dahil nahawak ako ng mga maaanghang, kaya ako ay mag-gloves next time. Okay. So, ito yung aking fermented bagyo pechay kanina na binabad ng mga 2 hours sa water. Mixture of 8 glasses of water at saka 2 cups of salt. So, ayan. Tapos, dinrain ko na siya. Kaya lang medyo basa-basa pa ng konti. Pero okay na rin yan siya. So, ito yung aking bagyo pechay. And then, sasamahan natin siya ng carrots, onion leeks, at saka spring onion. So, pinagsama ko na siya dito. At saka itong singkamas. Together with other ingredients. So, ngayon, nagawin na natin. Ipuhos na natin yan dito. Pagsama-samahin lang. So, ganun lang siya. Pagsama-samahin, parang fruit salad. Yan. So, yan yung pinaka-main, main ingredients niya dun. 2 kilo, actually, it's 2 kilos of bagyo pechay. Tapos, sinamahan ko lang ng, binabad ko lang sa water and black salt. So, 8 cups of water at saka 2 cups of so, tapos ito naman ilalagay natin this time ito mga actually kahit anong unahin nyo pwede. So ito yung 4 cups of minced garlic. Ayan yung ating bawang, guya, ginger. Ginawa ko yan mga gusto kasi maraming guya eh. Mga 5 tablespoon of minced ginger. Tapos, lagay na natin itong singkamas. Talaga. Ang ating maliwagang singkamas. Tapos, yung onion leeks. And spring onion. So, ngayon, bigyan na natin ng vinegar. So, mga 5 teaspoons of white vinegar. Kaya natin ilalagay yung ating pampakulay. Lagyan natin yung pampakulay. Kailangan makulay ang buhay. Lagyan natin na ito na yung ating pampaanghang. Lagyan natin ng powdered. Ayoko makutsarain kasi mababahin ako. Powdered pepper. Talagay ko sa ilalim. Hindi umabahin. Tinatabunan ko siya kagad. Kasi pag maamoy mo to, babahin ka talaga. So, yun. Mga about 1/4 1/4 cups ng ng chili powder. Tapos, gusto ko, tingnan ko muna yung kulay na. Samahan natin ng paprika para mas red. Para mas red siya. Kaya lang, careful na huwag mo malanghap kasi talagang mababahin ka.
kanalin. Tapos konting paminta. Konting lang. Mga 1 tablespoon. Sarap kasi pag magpaminta. Ayan. So, haluin lang yung haluin. Ang haluin. Ito, i-drain ko muna dito. Para talagang hindi masyadong matubig yung carrots. Kasi masyadong matubig yung carrots eh. Kaya dapat i-drain natin ang gusto. Ito kasi yung walang salaan. Kaya hindi ko talagang siya i-drain sa may salaan. Tapos, lalagyan na natin siya ng sugar. So, siguro mga kalahating tasa ng sugar. So, I'm using para healthier yung sugar. Mas kubado. Mga half cup of sugar. Kasi tayo mga Pinoy, gusto natin mga matatamis. Medyo matamis-tamis. Ayan. Kalahat yung tasa. Ano yung mas matamis pa, pwede rin. Okay. Kailangan yung sweet. Kasi yun yung nag-blend lang. Nagtatanggal ng ano, magandang blending ng ano, salty, sour, spicy, and sweet. So, ba't tayo nag-prepare natin? Para tumagal yung light niya. I-imbak lang natin yan. Pwede na siyang panghalo sa sanghip style. So, sa mga mahilig mag-sanghip style, yan, yan ang kapartner niya. Haluin lang ng haluin. Hanggang sa magkulay. Ayan. Hanggang sa pumantay yung kulay niya. Ako kasi ginawa ko, nilagyan ko ng paprika at saka chili powder para talagang magkulay siya. Diba? Makulay na siya. Ganyan dapat. Makulay ang buhay. Kailangan kulayan. Nilagyan ng konting binuro siya sa asin para talagang long lasting. So, ganyan talaga sa mga relationship kailangan. Long lasting, tatagal. So, pag medyo ano, kailangan ng spices, dalihan ng spices, huwag pititirin. Kailangan talagang malalasahan niyo ang bawat spices. At lagyan ng yan, sugar for added sweetness. O, diba? Makulay na. Ayan. Ayan. Masaya na. Makulay na siya. Tapos, ilalagay na natin ngayon yung mas lalong pampakulay. O, diba? Carrots. O, ito yung mga vegetable na is-train natin kanina. Yun. One siya. All you need to do is strain, ano lang, mix and mix lang para pumantay yung lasa niya. Nagpantay-pantay yung, kailangan sa buhay ganun talaga, pantay-pantay. Pantay-pantay yung lasa, yung kulay, di ba? Pantay-pantay yung tamis, at hindi naman kailangan sobrang tamis. Kailangan meron din konting salt, meron konting sourness, di ba? Tapos, spicy. Kailangan yan. Mix it up together. So, yun. Yun yung magpapatagal ng ating kimchi. Yun yung magbuburo na para fermented. It will last long. Diba? So, kailangan sa relationship kanya. It will last long. Add more spices. And sa Pilipino, ang pinaka-importanting taste na hindi mawawala, yung sweetness. So, kaya naglagay ako ng healthy sugar dito. Hindi pwedeng fake sugar. Kailangan healthy sugar. Totoong sweetness, diba? From the heart. Oh, yeah. So, gawa na yung ating mahiwagang kimchi. Yay! So, once again, my name is Jen. And, lalagay ko nito sa jar. See you! Have a great day. Bye-bye. Yep.
gigi, makulay na kimchi. Oh, di ba?